Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at narito muli tayo upang ating pong sambahin ang ating Panginoon. At ating pong pakinggan ang sinasabi sa aklat ng mga awit, kabanata 146, talataang isa. At ganito po ang ating mababasa. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. At tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, na ikaw ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at Katotohanan. Ikaw ang Diyos na siyang may likha ng langit at ng lupa at ng lahat ng mga narito, Panginoon. Sa mga oras na ito, O God, muli naming itinataas ang iyong dakilang pangalan. Tanggapin mo po ang aming papuri sa iyo. Na ikaw lamang, O Diyos, ang aming maitaas at hindi ang aming mga sarili. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na magsisiganap sa bawat tungkulin na aming gagawin, Panginoon, upang ikaw ay mapupurihan namin sa umagang ito. Kaya, O God, sa mga sandaling ito, hinihingi namin ang kapatawaran ng aming mga nagawang pagkakasala sa iyo, sa isip, sa salita, at maging sa gawa. Upang sa gayon, Panginoon, kami maging karapat-dapat sa aming pagpupuri sa iyo. Kaya, O God, huli naming hinihingi sa iyo na ang iyong lingkod na siyang magdadala ng iyong mga salita na amin pong mapakinggan ito, O God, upang sa gayon ang mga salita mong ito ay siyang gabay namin at maging kalakasan namin sa aming spiritual na pamumuhay. Kaya, O God, sa aming pagpuri at pagsamba sa iyo sa umagang ito, kayo po, Panginoon, ang siyang gumabay sa amin, ang iyong banal na espiritu, na kami makatapos, maging matagumpay kami, O God. Ito po ang aming hinihingi at tinadalangin sa iyo sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, sabi nga po sa Psalms 106 verse 1, "Praise the Lord, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever." Amen po ba doon, mga kapatid? Amen! Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon, kaya sama-sama po tayong magpuri at sumamba sa Kanya. Let's sing our first song, King of Majesty. Copperheads Church. Let's sing. You know that I love you. You know that I want to know you so much more, more than I have before. Words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be. More than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have won. Just to be with you, my Lord.
let's continue to worship our Lord today. Let's sing all of my praise. Verse 23,
yet I still belong to you. You hold my right hand. Kaya church, patuloy lang po tayong magpuri sa ating Panginoon at isurrender ng buong-buo yung buhay natin sa Kanya. Paramdam natin sa Kanya kung gaano natin siya kamahal at kung gaano tayo nagsisisi sa mga kasalanan natin. Kaya, let's sing our last song today. Oh,
heaven knows. I long to love you with all I am. In your name I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to. For our communion song, let's sing, I Offer My Life. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay dalako na sa pagbasa sa banal na kasulatan patungkol po sa pagtanggap po natin ng banal na hapunan. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng Marcos, ang kabanata ay 14, ang talataan ay 22 hanggang sa mga sumusunod ay ganito po ang kanyang sinasabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpirapiraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos ay nagtungo sa bundok ng mga olibo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin. O kataas-taas ang Diyos na pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos na sinasamba namin sa Espiritu at sa katotohanan, sa oras na ito, Panginoon, ay muli po kaming nagpapasalamat sa patuloy na buhay at kalakasang pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po, Panginoon, sa muli ay pagkakataon na pinagkaloob mo
sa bawat isa sa amin na makasamba sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Sa oras din ito, Panginoon, ay muli ay dadako kami sa pagtanggap ng banal na hapunan na ipinag-utos mo sa amin, Panginoon, na aming pong gawin sa tuwing kami ay magkakatipon. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito ay humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa po namin pagkakasala at mga pagkakamaling nagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin namin na nawa ay linisin niyo po kami ang aming buong pagkatao upang sa gayon, Panginoon, maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa pagtanggap, Panginoon, ng mga banal na hapunan na ipinag-utos mo sa amin, Panginoon. Dalangin namin na nawa ay tulungan mo ang bawat isa sa amin at alalahanin, Panginoon, kung ano ang kahalagahan ng tinapay at sarong ito, Panginoon, na simbolo ng iyong paghihirap doon sa krus, Panginoon, alang-alang sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin ko, Panginoon, na nawa ay bago namin tanggapin ang mga tinapay at sarong ito, Panginoon, nawa ay malinis na po ang bawat isa sa amin na tatanggap nito. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay tulungan mo na hindi ito maging hatol sa bawat isa sa amin, Panginoon, kung hindi maging kalakasan nito, Ama, ng aming mga espiritual na buhay. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming samutanangin sa pangalan ni Jesus. Thank you.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo, na ngayon po ay nasa inyo-inyong mga tahanan. At sa lahat din po ng aming mga kaibigan, kamag-anak, at sa ating mga kababayan na ngayon ay nanonood ng live streaming na ito. Minsan pa po, mga kapatid, ay nakikiusap po ako na inyo pong i-like, inyo pong i-share ang live streaming na ito ng ating pagpupuri sa Diyos upang marami po sa ating mga mahal sa buhay ang makasama po natin at makarinig ng salita ng Diyos na makapagbibigay ng encourage sa bawat isa, lalo tigit sa buhay po natin sa kasalukuyan. Kailangan po nila na makarinig ng salita ng Diyos. Salamat po mga kapatid po namin kay Kristo sa inyo pong pagpapaunlak na inyo pong i-share ito. At asahan po ninyo na ang inyo pong gagawin na pag-share ay magiging bahagi kayo ng pangangaral po natin ng salita ng Diyos. Maraming po salamat at pagpalain po kayo ng dakilang may kapal. Bago po tayo makakarinig ng mensahe po ng Diyos, tayo muna po ay lumapit sa trono ng dakilang may kapal sa pamagitan po ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Sa iyo, O Diyos na dakila aming Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sapagkat sa bawat pagkakataon ay binigay mo sa amin, Ama, na muli ay makalapit kami sa iyo. Sa aming paglapit na ito, Ama, umihiling kami ng aming kapatawaran sa lahat ng mali na nagawa po namin sa iyo na hindi mo nagustuhan na nagawa namin. Ama, nawa ay mapatawad mo po kami upang sa oras na ito ay patuloy na kami ay maging karapat-dapat sa iyo bilang kami na iyong mga anak. Gadalangin ko lahat ng mga kapatid po namin na ngayon ay nanonood po ng live streaming na ito. Tulungan niyo po sila, God. Palakasin po ninyo ang kanilang kalooban. Patuloy na maramdaman nila, God, na ang presensya mo ay lagi nilang kasama. Ikaw ang nangako sa amin na hindi mo kami pababayaan anuman ang pinagdadaanan ng aming mga kapatid. God, dalangin ko in Jesus' name na nawa po ay maging panatag, payapa ang bawat isa. At nawa, Panginoon, ay pagalingin mo ang lahat ng mga may sakit po naming mga kapatid at mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, upang sa magkagayong Panginoon ay patuloy nilang maramdaman na ikaw na Diyos na sinasamba ng aming buhay, ay patuloy na nakikinig sa aming mga daing, sa aming mga pasasalamat na sa oras na ito, Ama, ay pinapailang lang po namin ang aming tinig sa iyong tronong langit bayang walang hanggan, upang sa umagang ito, Ama, ay patuloy kaming makiusap sa iyo. Naway patuloy mo po kaming alalayan, lalo tigit sa oras na ito, Ama, sa magitan po ng iyong mensaheng ito, sa iyong salita na mahahayag sa magitan ng napakaliit mong lingkod na gagamitin mo. Tulungan mo po, Panginoon, ang iyong lingkod na ito. Ilagay mo sa kanyang bibig ang iyong mga salita upang lahat ng mga maririnig po namin na mga salitang ngayon ay mahahayag ay hindi manggagaling sa kanyang sariling kaalamat karunungan, kundi ang lahat ng ito, Ama, ay manggagaling po sa iyo at sa iyo lamang at wala ng iba. Muli po itago mo siya, Panginoon, sa iyong banal na presensya upang ang presensya mo lamang ang patuloy naming maramdaman sa oras nito, upang sa aming pakikinig ay makaramdam kami, Panginoon, ng lakas ng kapangyarihan mo upang mabago ang bawat buhay at mapalakas ang aming mga buhay espiritual upang patuloy kaming maglingkod sa iyo bilang iyong mga anak. Ama, marami pong salamat, at ang lahat ng mga bagay na ito, God, ay aming pong pagsamo sa iyo at pagiling sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko po kay Kristo. Kumusta po kayo? Kumustahin po ninyo ang inyong mga katabi, kung katabi po ninyo. Nawa po ang aking panalangin sa dakilang may kapal, lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. Muli po sa mensaheng ito ng ating Panginoon ay maasa po ang bawat isa na makakatulong po sa atin sa buhay espiritual, sa ating paglakad kasama ng Diyos. Ang bawat salita na maririnig natin sa umagang ito ay magsilbing kalakasan po natin at pagkain ng ating mga kaluluwa.
Sa buwan po ng August ay muli po ay meron po tayong series na tatalakayin. At ang ating pong pinakatema sa buwan po ng August ay God Speaks. Yun po yung pinakatema po natin. Ang Diyos ay nagsalita. So yan po ay limang linggo po nating tatalakayin yan sa iba't ibang paksa na ibibigay po sa atin ng ating Panginoon na ating pong maging kalakasan. Ang unang bahagi po na paksa sa tema po nating God Speaks, ang hindi nagbabagong mensahe ng Diyos. Yun po yung mensahe ng Diyos sa umaga pong ito. Pakisulat po muli ninyo mga kapatid po namin kay Kristo upang patuloy na meron kayong bahagi. Napakasarap po kasi na nakakabigay ka ng bahagi mo sa pananambahan, lalo tigit sa mensahe ng ating Panginoon. Pakisulat po ninyong paksa natin, ang hindi nagbabagong mensahe ng Diyos. Ang ating pong teksto ay makikita po natin sa aklat po ng Luke o Lucas chapter 24 verse 27. Okay po. Ang sabi po ng ating teksto, pakinggan po ninyo mga kapatid ko po kay Kristo, at magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan. Yun po yung pinaka-teksto po natin sa mensahe po natin sa hindi nagbabagong salita o mensahe ng ating Panginoong Diyos. Okay po? Alam po ninyo, when God speaks, He has only one message which is applicable to all people at all times. Yan po yung ang Diyos natin. Kapag nagsalita po yung Diyos natin, tinitiyak niya na ito ay applicable sa lahat ng bahagi, aspeto ng buhay ng isang tao. At yan ay hindi nagbabago. Kaya napakaganda na sa umagang ito ay makita po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos, sapagkat ito ay napakahalaga sa bawat buhay po natin bilang kanyang mga anak, kasi ito yung magiging gabay po natin. Kaya nga po sa mensahe natin, kapag ka ang Diyos ay nagsalita sa atin, tandaan po natin ito ay applicable sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Ano man ang pwedeng pagdaanan ng tao, ano man yung suliranin na pinagdadaanan ng tao, mapapamilya, mapag-asawa, mapakapatid, mapakaibigan, o neighborhood, o kapitbahay, o mapakaaway, lahat yan ay applicable sa atin. Kaya mahalaga po ang salitang ito ng ating Panginoong Diyos. At yon ay all times. Hindi ho season lang. Hindi ho. Every day, every minute, every second of our lives, applicable ang salita ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin to. Pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box. Napakahalaga ito. God cannot lie. Sabihin nga po ninyo sa inyong mga bibig, God cannot lie. At pakisulat po ninyo, ang Diyos po natin hindi ho nagsisinungaling. Kapag sinabi niya yung salita niya yan, totoo yan at gagawin niya yan at mangyayari yan sa lahat ng buhay po natin. Anumang oras, anumang minuto, anumang segundo ng buhay natin, applicable yan at totoo yan at gagawin yan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo at sa lahat ng aming mga kababayan, napakahalaga na marinig nyo lagi ang salita ng Diyos na nagbibigay ng lakas at nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Katulad po ng sinabi po ng aklat ng Hebreo, chapter 6 verse 18, ang sabi po ng talata sa Biblia, it is impossible for God to lie. Kaya nga po, even Paul, sinabi po niya yan, na ang Diyos po natin, imposible naman siya ay magsinungaling. Hindi po, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Yan ang sinabi po ni Apostol Pablo. Alam po ninyo, God's message is clear. No? Yung salita ng Diyos, klarado, maliwanag po yan sa sikat pa ng araw. Yung pong salita ng Diyos,
He has made mankind for relationship with Himself, that we might know, love, serve, and glorify Him. Kaya nga po, maliwanag po yung tala ng Biblia, mga kapatid ko po, kay Kristo, yung mensahe ng Diyos, kasi gusto ng Diyos, kaya linikha niya ang tao eh, para magkaroon siya ng relasyon sa Diyos. Okay? Para ang tao malaman niya kung paanong magmahal at kung paanong maglingkod at kung paano niyang mabigyan ng glorify o kalugod-lugod ang Diyos Amang nasa langit. Kaya nga po, alam po ninyo, yung ating pagkalika sa mundong ito, hindi ho basta-basta na walang dahilan. Meron po ang dahilan upang patuloy na tayo ay magkaroon ng relasyon sa Diyos at makilala natin na siya'y sambahin natin, paglingkuran natin, at matuto ang tao na malaman niya kung paanong magmahal. Kasi God is love. Kaya nga po, maliwanag po yung sulat ng Genesis chapter 1 verse 26. Ano po ang sabi po dyan? Pakinggan po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo. Then God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." Yan po yung pagkalikha ng tao, linikha niya according to the image of God. Kaya nga po maliwanag dapat sa tao kung ano yung dahilan kung bakit siya nandito sa mundo. Ang tao po linikha ng Diyos hindi ho basta-basta. Yun ang medyo maling na-interpret ng tao ngayon na nauubos yung panahon niya sa mundo nang walang kapararakan. Oho, nakakalimutan ng tao yung dahilan niya kung bakit siya linikha ng Diyos. Kaya minsan, dahil nakalimutan ng tao kung anong dahilan kung bakit siya linikha ng Diyos, nauubos na lang ang kanyang panahon sa mundong ito sa walang kapararakan. Ang ibig kong dahilan, mga kapatid ko, sa sinabi kong walang kapararakan, tingnan po ninyo, inuubos niya ang kanyang panahon sa mga pansamantalang bagay. Oh, nakita po natin, minsan, tingnan po ninyo, uuwi ng bahay. Oh, galing sa trabaho. Oh, gabi na. Wala na nga panahon sa kanyang pamilya. Oh, wala na nga pati nga wala na nga panahon pati sa Diyos eh. Oh, pati nga araw ng Linggo tinatrabaho na rin niya. Yan ang problema. Mga kapatid ko po, ito ngayon, ang mensaheng ito ngayon ay nagbubukas ng kamalayan. Tingnan po ninyo, kahit nga umaga, minsan nagmamadali pa. O hindi pa nga siya nakakain, gusto na pumasok na kagad sa trabaho. Wala na eh. Ganun na lang ang routine ng life. O, tanungin mo ngayon kung siya ay naglilingkod sa Diyos. Kung may panahon sa Diyos. Baka nga wala na nga siyang panahon, pati nga sa panalangin, pati nga sa pamilya, wala na nga panahon eh. Yun nga ang sinasabi ho ng mensaheng ito, nakalimutan ng tao ang dahilan niya kung bakit siya linikha ng Diyos. Yung paglingkuran ng Diyos, yung magkaroon siya ng relasyon sa Diyos, yun ang kanakalimutan ng maraming tao. Kaya nga mga kababayan, mga kapatid ko po kay Kristo, dapat po nating malaman ito upang sa patuloy natin pakikinig ng salita ng Diyos na ito ay ma-develop natin ang ating sarili na ang buhay natin ay hindi ho pala ganun, yung rotation ng buhay. Yung kumain ka, magtrabaho ka, matulog ka, kumain ka, magtrabaho ka. Yun na lang ang routine, wala na. Yung paglilingkod mo sa Diyos na wala na, naku po naman. Tandaan po natin ang sinasabi po ng God, we are created by the image of God upang magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, upang matuto tayong maglingkod sa Diyos, magpuri sa Diyos, at matutong umibig sa Diyos because God is love. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box, God is love. Kaya dapat yung lahat ng kanyang mga anak ay ganun din, matutong umibig. Kasi ang Diyos natin ay patuloy na umiibig. Alam po ninyo, sa unang bahagi ng mensahe pong ito sa ating paksa kanina, ang number one po natin ay ito.
pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili mula pa sa simula. Inihayag na ng Diyos ang kanyang sarili simula pa. Sa tao, ha? Oh. Sa tao niya, ipinahayag kung sino siya, kung ano siya. Kaya nga po, alam po ninyo, God took the initiative. Itong maganda sa Diyos po natin, God took the initiative to reveal Himself, His ways, and His purposes to man. Hindi ho ba maganda yun sa Diyos natin na siya yung nagkaroon ng initiative? Siya yung nag-initiate po. Tingnan po ninyo ang Diyos natin. Siya yung nagpahayag, pinakilala niya ang kanyang sarili sa tao na kanyang nilikha. Kaya nga po, alam po ninyo, napakasarap na ngayon malaman po natin, mga kababayan, mga kapatid ko po kay Kristo, na meron po tayong Diyos na talagang siya yung talagang nag-initiate talaga sa tao. Minsan kasi ang tao, yun ang problema, hindi marunong mag-initiate eh. Di ho ba? Ito na nga ginawa na nga ng Diyos ang lahat para sa tao eh. Pero ang tao, wala pa rin eh. Diyos pa rin ang nag-i-initiate eh. Kaya nga po, napakasarap na may Diyos po tayo. Bakit? Ang Diyos natin, talagang lagi siyang nag-i-initiate. Yung relasyon niya sa tao, lagi niyang pinapaalala niya sa tao eh. Pakinggan po ninyo ang isang bahaging ito na sinasabi ko po sa inyo at sinasabi po ng Biblia. He spoke to Adam as he walked and lived in the garden. From the beginning pa lang po, ha, pagkalikha ng tao. O, tingnan po ninyo in Genesis chapter 3 verse 8. Ano po ang sabi diyan? And they heard the sound of the Lord God walking in the garden and the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Nakita po natin, even the Bible, actually, kung iisipin natin literally, yung Genesis chapter 3 verse 8, ang sabi po dyan, God walking in the garden, the Lord God walking in the garden. Oh, kung iisipin mo, literal yan, ba ang Diyos ay naglalakad na sa linikha niyang garden, kasama niya na linikha niya, si Adan at si Eva. Why? Tignan po ninyo, yung kanyang relasyon sa tao, pinapakita niya yung relasyon niya sa tao. Hindi niya iniiwan ng tao, kahit na ang tao ay nagkamali. Bakit? Sa talatang yan, bakit sila nagtatago? Eh kasi nagkasala na sila dyan eh. Kaya nga, hinahanap sila ng Diyos. Tignan po ninyo, ang tao, pag nagkamali, nagkasala, magtatago. Marami po ngayon, nagtatago para iwasan yung kasalanan. Okay po? Pero ang Diyos, tignan po ninyo, hinahanap niya ngayon yung tao nagtatago at nagkamali. Bakit? Upang bigyan niya ng pagkakataon ang tao para kausapin niya ang tao, para ang tao matutong magsalita at magsabi sa Diyos kung ano ang nagawa niya. Kaya lang, yan ang problema ngayon, mga kapatid ko po kay Kristo. Tingnan po ninyo, ako po, sa mensaheng ito ng ngayon ng ating Panginoon, binubuksan niya yung kamalayan natin sa punto na ang Diyos natin ang nag-i-initiate sa tao upang yung relasyon niya hindi mawala. Ang tao naman, parang gusto maputol yung relasyon niya sa Diyos eh. Kaya nga, patuloy niyang ginagawa ang hindi tama kasi nga, para maputol. Pero ang God natin hindi eh. Di po ba? Patuloy pa rin niyang sinusundan ng tao, patuloy pa rin niyang inaalalayan ng tao. Ganyan, kabuti ang Diyos po natin. Kaya alam po ninyo, hindi lang kina Adan at Eva, he spoke to Moses from the burning bush. In Exodus chapter 3 verse 4, sinabi po ng Bible ang ganito, when the Lord saw that he had gone over the look, God called to him from within the bush. Okay? Moses, Moses, and Moses said, here I am. So ang Diyos po natin, talagang nalagi siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang linikha. Kasi gusto niya yung relasyon ay hindi maputol. Kung ano man ang nagawa ng kanyang bayan o yung mga ginagamit niyang lingkod, ginagamit niya yan upang makipag-usap, upang sabihin kung ano ang gusto niya sa kanyang bayan, sa kanyang linikhang tao. Kaya nga, masasabi natin, God is always initiate. O,
yung kanyang relasyon sa atin, kung sino siya, kung ano siya, at kung ano natin siya. Okay, nakakalimutan kasi ng tao ngayon. Ito ang problema, pakinggan niyo po mga kapatid ko kay Kristo. Nakakalimutan ng tao yung creator. O ang laging nasa isip ng tao ngayon, yung creation, yung nilikha. Pati nga nilikha, sinamba na nga eh. Yun ang problema. Nakita po ninyo, sinabi rin po ng Bible yan. Kaya minsan nagtatampon Diyos natin sa atin. Bakit? Yung linikha niya na nakikita natin ngayon yan. O yun ngayon ang binibigyan ng panahon ng maraming tao. Doon niya inuubos yung kanyang panahon, yung kanyang oras, yung kanyang buhay. Eh, ito pa, sinasamba pa niya yung creation, yung nilikha, pero yung creator nakalimutan niya. Naku po, yan ang problema ng maraming tao ngayon. Kaya nga, ang mensaheng ito ngayon, nawa po makaabot sa inyo, sa inyong kamalayan, ang mensaheng ito. Hindi po ganon. Kaya nga, ang Diyos natin, ini-initiate niya sa atin yung kanyang karakter, kung sino siya. Siya yung creator natin. Pinapaalala niya sa atin. Kaya lagi siyang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao, sa iba't ibang panahon, mula simula pa hanggang sa kasalukuyan ng ating mga buhay. Nawa po mga kapatid ko po kay Kristo, ito yung Diyos po natin. Hindi ho siya nagsasawa sa atin. Tanong ko lang, kayo po ba nagsasawa na sa Diyos natin? No. O nawa po, wag. Kasi hindi ho tama yon. Kaya nga, alam po ninyo, ang sabi po ng Exodus chapter 33 verse 11, ito pa. At nakipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan. Alam po ninyo kung bakit ganito ang mga talata natin sa Biblia? Gusto niyang ipakita sa atin ito, na yung Diyos natin ay patuloy yung kanyang presensya sa bawat nilikha niya. Hindi napuputol yung kanyang relasyon, bagamat ang tao ang siyang gustong pumutol sa relasyon niya sa Diyos. Ang Diyos po natin hindi, gumagawa siya ng paraan para madugtungan yung relasyon natin sa Diyos, para hindi mawala yung taong nilikha niya. Kasi the purpose of God, okay, to create mankind because to have relationship himself. Yun po yun, mga kapatid. Hindi mawala. Kaya nga, napakabuti po ng Diyos. Sabi nga po ninyo sa inyo mga comment box, napakabuti ng Diyos. Yan, totoo po yan. Napakabuti ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga po, alam po ninyo, ang sabi pa sa verse 20, na nalalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Kaya nga po, makikita po natin, mga kapatid ko po, kay Kristo, ang kasulatan ay hindi galing kanino man. O yung mga nakasulat sa Biblia ay hindi galing kanino man, kundi yan ay galing sa Diyos. Yan ang maliwanag po, mga kapatid. Kaya nga po, tingnan po ninyo, gumawa talaga ang paraan ng God para ibigay niya sa tao yan. Alam po ninyo, bakit? Tingnan po ninyo ang sinabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Binasa ko po yung verse 20 kanina. Ang sabi po ng verse 21 ito, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naguudyukan ng Espiritu Santo. Kaya yung hula, kaya yung salita ng Diyos ay hindi galing sa tao, kundi yan ay galing sa Diyos. Ang wika ay naguudyukan, inspired by the Holy Spirit, o kinasihan ng banal na Espiritu. Kaya nga makita po ninyo ang Biblia, naku po lahat, kasi yan ay salita ng Diyos, lahat ng aspeto ng buhay po natin, applicable po yung salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ang mensaheng ito ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga yung tema natin, God speaks. Kaya mahalaga po na malaman po ninyo ito, aking mga kapatid kay Kristo. Kaya nga po, alam po ninyo, mayroon pong sinulat ang aklat po ng Hebreo chapter 1 verse 1. Ano pong sabi diyan? Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Hindi po ba ninyo napansin yon? Mula kay Adan,
mula kay Abraham, sa lahat, kay Jacob, kay Moses, kay Isaac, talagang ang Diyos po natin, kay Josue, ang Diyos po natin ay nagsalita, ginamit niya lahat ng mga taong yan kasi gusto niya magkaroon ng yung initiative niya sa tao para hindi mawala yung kanyang relasyon sa tao. Kaya hanggang sa kasalukuyan, yan din pong ginagamit ng Diyos. Kaya nga yung Biblia natin ngayon, yung salita ng Diyos, gusto ng Diyos basahin ng tao yan. Kaya lang ang problema nga, hindi eh. Yun ang problema. Oh, may panahon ka pa ba magbasa ng Biblia? Nagmamadali ka na nga pag pumasok sa work mo eh. Diba? Minsan nga, hindi mo na nauubos yung pagkain mo sa lamesa. O, gusto mo makapasok ka sa work. Ba't kaya ganun? No? Minsan inisip ko yan eh. Sa totoo lang. Bakit pag sa trabaho, gusto mo, nasa oras ka, hindi ka malate, dahil ba may bayad? Pero pagdating sa Panginoon, hindi yata ganun ang nakikita ng marami. Parang okay lang kahit malate ka eh. Diba? O kaya minsan, huwag po kayong magtampo ha, mga kapatid ko po kay Kristo. Ito survey lang ha, sa maraming minsan nag-uusap po eh. Minsan nga, makita mo sa umpisa, wala pang views. Minsan konti pa. Yung kasabayan mong pananambahan, minsan 19 pa lang. O habang pumapalab, dumarami. Ibig ba sabihin eh, yung nangyayari sa face-to-face, nangyayari din sa live streaming? Ibig ba sabihin, huwag po kayong magtampo, ito lang pagbubukas kalinawan ha. Ibig ba sabihin, hindi kayo kaagad nanonood? Hindi kayo sumasabay sa pagbukas ng live streaming? Kung bakit ganun po? Kasi sa face-to-face, ganyan din eh. Sa simula, konti pa. O paparating na, noong pa, noong face-to-face, pag Lord Chopper na, marami na. O, is the same? O, tanong lang po yan ha, tanong lang. Kasi may nagtanong sa akin eh. So, tinatanong ko rin po kung the same lang. Kasi sa simula, konti pang view eh. Pero habang pumapala, dumadami na. O, ibig sabihin, doon pa lang kayo nagbubukas? Naku, mga kapatid, eh, wag naman. Kasi po, hindi, wala namang pinag-iba ang live streaming tsaka ng face-to-face. Kasi pananambahan, iisa lang ang Diyos po natin. Kaya nga po, dapat, maintindihan nyo ito, napakahalaga from the beginning ng ating pagbukas ng live streaming, simula na yon ng ating pananambahan sa Panginoon. Kaya nga po, makita po natin dito sa talatang ito na yung kanyang salita mahalaga. Kaya nga sabi na, ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang tao, sa mga propeta. Okay? At yan ay pinakita po ng Biblia. Kaya nga po, alam po ninyo, napakahalagang tang talatang ito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano po ang sabi niya? Ang lahat ng mga kasulatan, ito, pakinggan po ninyo, na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran. Ito ang problema ang kinakarap ng ibang mga Kristiyano. O kaya yung ibang tao. Bakit? Kaya ayaw nilang basahin ang Biblia o ang salita ng Diyos kasi ayaw nilang matuto. O ayaw nilang matuwid. Ayaw nilang ituwid yung buhay nila. Kasi pag binasa mo ang Biblia, there is one message and this is applicable to all aspect of our lives. O this is the word of God na pwedeng gawing ikatututo, ikatutuwid at ikakapansala sa ating mga tao. Kaya karamihan ng mga tao ngayon, ako po, ang Biblia nila makita mo. May Bible nga sa bahay, pero tignan mo, hindi binabasa. Minsan nga, nasa ilalim lang ng table, o kaya minsan hindi mo na nasa cabinet eh. Bakit? May panahon ka ba magbasa ng Biblia kung lagi na lang ang nalaman ng isip mo ay puro trabaho? Nagmamadali ka sa trabaho, ayaw mong malate. O pag-uwi mo, gabi na rin. Minsan nga, dala mo pa yung trabaho mo sa bahay. O may panahon ka ba magbasa nun? Wala na. Di ba? Paano ka matututo niyan? Paano madedevelop ang personalidad mo niyan? Kaya marami, kahit gayon, marami mga Kristiyano ay hindi pa totally, kaya nga, totally transformed. Kaya minsan sinasabi nila, eh kasi ganyan eh, yan ang pinanggalingan niya nung bata pa siya, kaya siguro dinadala pa niya hanggang ngayon. Naku po naman, hindi totoo yun.
Minsan ganun na lang ang sinasabi natin eh, na yung kanyang karakter o attitude ay daladala niya kasi yung pinagkalakihan niya. Nah, hindi ho totoo yun. Kasi ang Diyos, sinabi niya, kung kinilala mo siya at tinanggap mo siya, o kahit nagkaroon ka ng total transformation of your life, hindi totoo na yung pinanggalingan mo, ibubuhay mo. Ang tawag dyan, eh, sinasabi pa ng iba, ah, unfinished business. Totoo ba yun? Unfinished business? Mga kapatid ko, maniwala po kayo sa sinasabi ng Biblia. Kapag ka ang Biblia binasa po natin, eto tandaan po natin, unti-unting madedevelop our personality, our attitude, our character. Kasi yun ang sinabi ng Diyos. Applicable yan sa lahat ng oras, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sigurado yan, sinalita ng Diyos. God cannot lie. Kaya nga masarap, kung gusto mong magkaroon ng buhay na panatag at masaya, basahin mo ang salita ng Diyos kasi nagsasalita ang Diyos sa'yo sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box, hoy, basahin mo ang Biblia mo. Baka inaamag na yan. Mga kapatid, huwag po kayo magtampo ha. This is a expression, yung akin pong nakikita nyo ngayon. But, why? Because, napakahalaga nyo sa Diyos po natin. Kasi alam po ninyo, kaya nga hindi nga siya huminto ng pag-initiate eh. Kasi bakit? Kasi mahal ka niya. Bakit? Linikha ka according to his image eh. Hindi ka na naman basta-basta ninilikha na katulad ng mga bato o ano man eh. Hindi. Napakahalaga mo sa kanya. Kaya nga tuloy-tuloy siya. Kaya nga ganito mensahe natin, gusto niyang muli buksan yung ating kamalayan, ang kahalagaan mo bilang taong nilikha niya sa mundong ito, na huwag mong kalimutan yung layunin mo kung bakit ka nandito sa mundong ito. Baka po kasi nakakalimutan niyo na. Kaya nga po, because God does not change, His word has not changed, nor will it change. The question is, does the way you value, read, memorize, and meditate upon the word of God demonstrate that you recognize this incredible reality? O yun ang tanong po natin sa umagang ito, mga kapatid ko po. Okay. Binibigyan mo ba ng value o ng halaga yung pagbabasa ng Biblia, yung pagme-memorize mo ng Bible, o yung pagme-meditate mo ng salita ng Diyos, na nagde-demonstrate to, nagre-recognize ito, yung kakaiba na dala ng salita ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya nga, alam po ninyo, napakahalaga talaga ng sinabi ng Josue chapter 1 verse 8. Alam ko, alam nyo na to. Pero ulitin kong babasahin po sa inyo, mga kababayan, at mga kapatid ko po kay Kristo, ang sabi po ng talata sa Biblia, pakinggan po ninyo, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Nakita po ninyo, huwag mahihiwalay daw sa iyong bibig. Yung kanyang, yung aklat ng kautusan, ha? Kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginahawain ang iyong lakad, naku po naman, napaganda, at kung magkagayoy, magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Ay, naku po, napakagandang talata. Sa English, ang ganda niyan eh. Yung meditate the word of God, day and night, and you will prosper, magkaroon ka ng prolonged life. Napakaganda. Alam po ninyo, yung sinasabi po niya, yung salita ng Diyos, huwag mahiwalay sa bibig mo. Kung gusto mong magkaroon ng, magtamo ng mabuting kawakasan sa mundong ito, panatag ka, payapa ka sa mundong ito, and you will prosper on earth because you meditate the word of God day and night. At hindi lang yun,
dahil ang salita ng Diyos ay hindi nahihiwalay sa iyo. Ang ibig niya sabihin na hindi nahihiwalay sa bibig mo, binabasa mo yan, ninanamnam mo ang salita ng Diyos kung ano ang halaga nito sa iyo. At hindi lang ninanamnam, eto pa, pinapractice mo ang salita ng Diyos. Okay. Yan ang sinasabi po ng Josue chapter 1 verse 8. Okay po. Ang number 2 po natin, okay, napag-uusapan po natin sa umagang ito, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box. Ang kapahayagan ng Diyos ay palaging nakatuon kay Kristo. Tignan po natin in verse 27 kanina, no, yung ating teksto. Kaya mahalaga ito, tignan nyo po ninyo mga kapatid. God's revelation of His redemptive plan began small, a promised seed that would come from the woman. Bakit sinasabi po ito? Tignan nyo, from the hula, okay, the prophecy. Tignan po ninyo ha, from the Old Testament and the New Testament, yung redemptive plan ng God ay nandun na. Okay? Kaya nakatuon lagi kay Jesus eh. Yung salita ng ating Panginoon, yung kapahayagan ng Diyos nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, alam po ninyo, maliwanag po yung sinabi ng Genesis chapter 3 verse 15. Ano po sabi ng talata sa Biblia, mga kapatid po kay Kristo? At papag-alitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Genesis pa lang, mga kapatid ko, tignan po ninyo yung propesiya ay tumutungkol na sa ating Panginoong Jesucristo, because the plan of God, yung redemptive plan of God from the beginning, ay talagang pinlano na ng Diyos yan, kasi nung tao talaga ay nagkamali. Oh, simula pa lang. Tignan po ninyo ang Diyos po natin ha. Oh, pagka nagkasala kagad ng tao, antimano may plano ng Diyos sa iyo, sa tao. At yun ay hindi huminto lahat ng sinalita niya sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang tao, sa iba't ibang lugar. Lahat yun nagkatotoo, because God cannot lie. Kaya nga po, napakapalad mo. Bakit? At napakapalad ko. Bakit? Kasi may Diyos kang ganon at may Diyos akong ganon. Ang Diyos natin hindi natutulog. Ang Diyos natin ay hindi ho nagsisinungaling. Lahat ng sinabi niya, totoo. Lahat ng ipinangako niya sa iyo, totoo. At yun lahat ay magaganap sa buhay mo at sa buhay ko. Ang mahalaga ngayon, mga kababayan, ang mahalaga ngayon, mga kapatid ko po kay Kristo, makita natin ang Diyos natin, ma-recognize natin the creator of this universe, the Father Almighty God, na Diyos na may likha sa iyo. Makita mo yung kanyang kahalagaan sa buhay mo. Hindi ang mundong ito. Mga kapatid ko, yan ay paulit-ulit ko nang sinasabi sa atin. Ito, mawawala lang yan. Kaya nga lagi ko sinasabi, huwag mong ubusin yung panahon mo dyan. O, mawawala lang yan. Mamaya-maya, di mo na makikita yan eh. Pakpikit ng mata mo, di mo na rin makikita yan eh. O, pero ang Diyos, makikita mo siya. O, kung patuloy mo siyang susundin, yan ang sinabi po ng Biblia. Kaya nga po, tignan po ninyo, in the New Testament, yun, Genesis, binasa po natin. Kaya nga, makita po ninyo, istorya, the disciples who walk along the Emmaus road with Jesus knew God had promised a Messiah who would redeem Israel. Kaya nga pa, nakikipag-usap ang ating Panginoong Jesucristo sa dalawang disipulo niya, kasi nag-uusap sila. Kaya nga po yung sinabi niya eh. Bakit? God had promised a Messiah. Yun ang pinag-usapan nila eh. Who would redeem Israel? Kaya nga po, in Lucas chapter 24, verse 21, nasabi po ganito, datapat inihintay namin, ito po yung sinasabi ng dalawa, datapat inihintay namin siya ang tutubos sa Israel. Ito yung paniwala ng dalawang disipulo niya eh. Oo, oh, at bukod sa lahat ng mga ito, ngayon, ang ikatlong araw, buhat ng mangyari ang mga bagay na ito. Naniniwala sila that Jesus is the Messiah to redeem Israel. Pero eto ngayon ang sinasabi ko, not only the Israel, oh, the death
and the resurrection, the death and the burial and the resurrection of Jesus Christ, not only to Israel, but to all mankind. Kasi nga, mahal niya ang kanyang linikang tao. Pakisulat po nga ninyo sa inyo mga comment box, mahal na mahal ka ng Diyos, kaya sumunod ka. Yan po ang sinasabi po ng ating Panginoong Diyos. God had been speaking from the beginning about His plan to redeem lost men to Himself through Christ. Napaka talaga mabuti ng Diyos. Naku po, alam nyo kung hindi ang kuwanggad natin, hindi ganito, kawawa tayo. Kasi simula pa lamang hindi na nakain ng tao eh. O, simula pa lang hindi nakain tao sumunod. Simple lang sinabi ng God. Huwag mong kakainin yan. Yung bunga ng pagkalam na mabuti. Lahat pwede mong kainin. Actually, dami niyang. Ewan ko ba? Ang dami naman pwedeng kainin, di ba? Wala. Inaano ko lang to, ha? Hindi ko inaano lang. Binibigyan ko lang ng analysisyon, ha? Itong sinasabi. Di ba? Ang daming linikanya ng Diyos. Yung mga bunga ng punong kayo, ang dami. Yung mga hayop, yung mga isda, kumpleto nga. Kaya nga sabi niya, magkaroon ka ng kapangyarihan dyan, eh. O, ikaw nang bahala, magbigay ng mga pangalan yan. Ikaw nang bahala dyan. Bahala na sa pamamahala mo. Ang dami. O, mga isda sa dagat, mga ibon sa impapawid. O, yung mga gumagapang, pati puno. Wag lang yung isa. Simple lang. O, di ba? From the beginning, hindi na kaya ng tao eh. From the beginning. Wala pang ganong tao nun. Sila pala. Eh, ngayon ang dami na. Oh, ang dami ng distraction, ang dami ng pwedeng ma-distract ka. Oh, 'di ba? Ang dami na pwedeng mong ikiling ang mata mo. Oh, mawala sa focus sa paglilingkod sa Panginoon, ang dami na. Ang dami na nakaka-distract kaya. Kaya nga maraming Kristiyano ngayon eh nawawala sa paglilingkod eh. Bakit? Ang dami kasi ng tukso eh. 'Di ba? Ang daming tumutukso, ang daming tukso, ang daming nakikita. Kaya hindi na nakakapag-concentrate. Oh, ngayon, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi patuloy siya hindi nga umihinto nga ang Diyos natin eh. Patuloy at patuloy nga siya eh. Hanggang ngayon ha, hanggang sa oras na to, na ngayon nakikinig ka. Ito yung initiative ng God sa iyo ngayon at sa akin. Yung salita ng Diyos ay naririnig mo, initiative ng God yan. Bakit? Para buksan ang iyong kamalayan. Kung ano ang layunin mo kung bakit ka nandito sa mundong ito. Hindi lang basta kumain. Oh, hindi lang basta matulog. Hindi lang basta uminom. Hindi lang basta magpakaligaya. Ano ka ba? Oh, meron kang layunin to worship God and to honor God, to serve God, to have a relationship between God and you. Yan. Ang plano ng God. Kaya kanya nilikha. Para hindi mo po malimutan. O minsan nakakalimutan ng tao yan eh. Kaya kung ano-anong ginagawa niya sa buhay niya. O, eh ngayon, pinapaalala ng Panginoon to. Bakit? Kasi mahal ka niya. Di ba? Amen po ba doon? O pakisulat nga po ninyo. Amen! O pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box. Amen! O eh, di ba? Saya, di ba? O yan ang God natin eh. You know, how all the scriptures pointed to Him. Kaya nga sinabi niya, di ba, ang kapahayagan, yung number 2 natin, ang kapahayagan ng Diyos eh, ay tumutukoy kay Kristo lagi eh. Kaya nga, tanong natin, how all the scripture pointed Him. Meron po sinabi ang Biblia in John chapter 5, verse 39, napakaganda po talata yung sabi niya. Saliksikin ninyo, King James version to ha, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Sino nagsasalita dyan? Jesus Christ. Anong sabi niya? Saliksikin mo raw ang Biblia, ang salita niya. Bakit? Siya raw ang nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Kung gusto mo raw magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung gusto mo raw magkaroon ng kapanatagan ng buhay, kung gusto mo raw magkaroon ng kapayapaan ng buhay, kung gusto mo mag-prosper ang buhay mo, abundant life on earth, at gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, saliksikin mo ang Biblia. Makikita mo raw yan dyan. Sapagkat yan ang nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba doon? Salamat. At salamat sa Diyos, mga kapatid ko.
God, tandaan po ninyo ito ha. Pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box. God has no plan B. Puro plan A lang. Plan A, walang plan B. Because His plan from the beginning has been to redeem the people. There is no plan B. Kaya nga maliwanag po yung sulat ng 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 20. Tandaan po ninyo yung mga talata. Ano po sabi ng Biblia? Datapot ang lahat ng mga bagay na pawang sa Diyos na nakikipagkasundo kayo sa Kaniya rin sa pamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang ng sanlibutan sa Kanya rin na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pamamagitan ni Kristo na walang, sabi niya, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yan ang gusto ng God eh. Yung magkaroon tayo ng relationship with God, pinagkasundo tayo. Dati hindi eh. Dati kaaway natin eh. Dati nasa mundo tayo eh. Ngayon ang sabi ng Biblia, pinagkakasundo eh. Yung tayo na nandito sa salibutan dati, yung isip natin, puso natin, ngayon dahil kay Kristo, pinagkasundo tayo. Yan ang sinasabi po eh. Kasi yan nga ang gusto ng God eh. To redeem the people. Okay? Kaya nga napakahalaga yung paksang ito ngayon na tinatalakay po natin na makita mo yung iyong layunin kung bakit ka nandito sa mundong ito at malaman mo din yung ginagawang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, yung initiative niya na ginagawa niya para ma-recognize mo din kung sino yung creator mo, para malaman mo din na yung creator mo ay kung gaano kanya kamahal kahit salbahe ka. Di ba? Kaya nga sabi niya, dahil dati nga nasa darkness ka eh. Oh, ngayon, kinuha ka ng Panginoon eh. Gusto ko nga nang i-redeem because God loves you. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box, God loves you. Oh, yan ang God natin. Oh, part of my conclusion ng kapatid ko po kay Kristo. God is a God who He speaks. A God who reveals Himself, His character, His purpose and His plan from the beginning, that which He has spoken has been clear and consistent. He will provide for lost men a sinless redeemer that will reconcile God and man. He has done this in Christ Jesus. God, pakisulat nga po ninyo bahagi ng conclusion natin. God is a consistent God. Tuloy-tuloy, walang puknat ang kanyang pag-ibig sa iyo. Ano man na nangyari sa iyo, tuloy-tuloy ang God sa iyo. Hindi kanya pinabayaan. Ito na lang ang problema. Nasa sa iyo. Kung hindi mo i-recognize ang God o Creator mo sa buhay. Nasa sayo na ang lahat. Okay? Kung hindi mo pa makikilala ang Diyos mo. Kasi nagsalita siya sa iba't ibang paraan. Nagsalita siya sa iba't ibang from the beginning until now in our present day. Ngayon din, sa araw nito. Through His Word. Sa magitan ng Kanyang salita. Kaya nasa sa'yo yan eh. Nasa sa'yo lahat ng desisyon. Kapag hindi mo pa nakuha ang buhay na walang hanggan. Nasa sa'yo din kapag hindi ka pa nag-transform ng buhay na kasama ng Diyos. Nasa sa'yo din kung hindi ka pa ma-develop unti-unti ang buhay mo, kung ganun ka pa rin hanggang ngayon. Kung pinaninindigan mo pa rin kasi bata, ganyan na kami pinalaki, kaya ganyan sugo. Hindi totoo yun. Alibay mo lang yun. Kung talagang kinilala mo si Kristo, madedevelop yan, mawawala yan. Kasi sabi ni Kristo, ipapako, isasama niya sa krus yan. Kaya sa umagang ito, mga kababayan, mga kapatid ko po kay Kristo, nawa po ang mensahe po natin sa umagang ito.
ay muli ay nagbigay sa atin ng kalakasan at nagbigay at nagbukas ng kamalayan natin sa buhay po natin bilang anak ng Diyos. Na tayo po ay dapat magbago, dapat magkaroon ng transform life at ma-develop ang ating buhay bilang kanyang mga anak. Kahit unti-unti, bago dumating po si Kristo, makita niya na tayo po ay patuloy na sumusunod according to His will. Kaya nga po sa umagang ito, maraming po salamat sa inyo, mga kapatid ko po kay Kristo. At nawa po ay maging matalino tayong tanggapin ang mensaheng ito at sundin natin ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Sa ating mga kababayan, mahalaga po na makilala nyo ang aming Panginoong Jesucristo. Makilala nyo ang ating Panginoong Jesucristo kasi siya po ngayon yung ginamit ng Diyos, okay, to redeem the people. Kasama ka po doon kasi mahal ka po ng Diyos. Kaya nga po, kung gusto po ninyo na magkaroon ng buhay na mapayapa, buhay na mayroong buhay na walang hanggan, the only solution of this, okay, is Jesus Christ. If you know Jesus Christ, if you accept Jesus Christ as your Savior or your God, surrender yourself to Him, mga kapatid ko, ang pangako ng Diyos, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Bibigyan ka ng kapanatagan sa buhay. Kaya sa mundong ito, walang pwedeng magbigay ng kapanatagan ng buhay, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid ko po kay Kristo, marami pong salamat po sa inyong pakikinig. At nawa po, mga kapatid ko po kay Kristo, manatili po tayong magtiwala sa Diyos. Mga kapatid ko po kay Kristo, nawa po, pare-parehas po na tayong unti-unting nade-develop in the sight of God kung ano yung attitude and character. Kasi tayo ininika according to the image of our Lord God. God is love. Kaya dapat nandun sa atin yung pagmamahal sa lahat ng tao. Maraming pong salamat at pagpalain tayo ng dakilang may kapal. God bless us all. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako na sa ating offertory. Samahan niyo po akong magbasa sa ating banal na kasulatan na ito po ay matatagpuan sa Mateo 23:23 na ganito po ang sinasabi. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ibinigay ninyo ikasampung bahagi ng naaanin yung yerba buena, ruda, linga, ngunit kinaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan. Ang karunungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaan gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbigay na ikisampung bahagi ng tani. Pagpalain nawa po tayo sa pagkabasa ng ating banal na kasulatan. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Aming Diyos, ano namin na makapangyarihan sa lahat? Patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na aming tinatamasa, maliit man o malaki, ay biyayang maituturing. Kung kaya't nararapat lamang na aming ipagpasalamat. Sa bahaging ito na aming pananambahan, sa aming pagbibigay ng aming mga ikapo at handog, nawa ang lahat po ay makapagbigay ng mga masayang puso. Dalangin po namin na ang lahat ng handog na ito mahawakan na maayos at magamit lamang sa mga gawain nagpapapalaganap ng iyong banal na salita at lahat ng mga pangangailangan ng iglesia. Dalangin po namin na patuloy mo po pagpalain ang bawat isa sa amin, sampu ng aming pamilya, siksik, linglig at nag-uumapaw. Dalangin po namin ang mga kapatid na nawala na hanap buhay dala ng pandemic at mga pangangailangan. Sila po ay pagkalooban mo po ng pagkakitaan ng sagayon. Sila rin po ay makapagbigay sa mga susunod na araw. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at ingatan sa lahat ng kapahamakan. At bigyan ng kalakasan pisikal, emosyonal at spiritual. Ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen.
For our closing song, let's sing All the Heavens. Tayo po mga kapatid ay dadako na sa ating pong closing prayer. Samahan niyo po ako. Tayo po ay magsiyuhod. Sa iyo aming Diyos na nasa langit, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na gumawa ng langit at ang lupa. Panginoon, sa umaga pong ito ay lubos po ang aming pasasalamat at minsan pa Panginoon ay kami po ay nagkaroon ng pagkakataon upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat pong muli sa napakagandang mensahe na aming pong napakinggan na inihatid ng inyong mensahero. Walang iba kung ang aming pong pastor na si Enrico Puno. Salamat po sa katalinuhang ipinagkaloob niyo sa kanya at kalakasan ng loob upang maipangaral muli sa araw na ito ang inyong mga banal na salita na napakinggan hindi lamang dito Panginoon sa aming pong bansa kundi maging doon sa ibang bansa na nararating ng live streaming na ito.
Salamat po, Panginoon, sa mga ganitong gawain na kahit kami po ay nasa mga malalayong lugar at hindi pa nakaka-attend ng actual sa inyong iglesia dito po sa Imus, ay patuloy na naipapangaral ang inyong mga banal na salita. Salamat po sa mga technology na amin pong dinatnan sa aming panahon, na bagamat kami po ay magkakalayo, ay walang dahilan upang hindi maipangaral, mapakinggan ang inyong mga banal na salita. At salamat din po at nagkakaroon ng pagkakataon na mapakinggan maging ang mga hindi pa mananampalataya, o Diyos. Salamat po sa live streaming na ito, na ang mga sumusubaybay every Sunday ay patuloy na nakakapakinig ng inyong mga banal na salita. Nawa po, dalangin ko na naway hipuin niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang mga taong ito, upang sa magkaganon ay sa mga darating na araw, linggo o buwan, ayon po sa inyong kalooban, ay sila rin po ay mapabilang na inyong mga anak dito sa iglesia sa Imus. Kaya po, salamat po muli sa inyong mga ginamit, ganun din sa mga kabataan na nagbibigay ng masasayang awitan, at ganun din po sa mga media team na patuloy na ginagamit sa gawain ito upang mapanood ng malinaw ang live streaming na ito, na mapakinggan sa kanilang mga tahanan, at ganun din po na nasa ibang bansa na amin po, mga kapatid at mga sumusubaybay. Kaya po, salamat ng maraming marami. At muli po, Panginoon, ay kami po ay nagpapasalamat muli sapagkat sa amin pong ipinapanalangin noong mga nakaraang linggo at mga buwan na po, Panginoon, ay inyo po tinugon ang amin pong kapatid na Teresa Quaison, na kahapon po ay na-opera na ang inyong lingkod na ito, ay ayon po sa kanyang mga anak ay matagumpay ang operasyon. Nawa po, Panginoon, dalangin lang namin na naway ingatan niyo siya, gabayan niyo siya hanggang sa lumakas siya, Panginoon, manumbalik ang dati niyang mga kalakasan. Nawa po, Panginoon, ang gastusin, Panginoon, sa kanyang operasyon. Kayo na po ang bahala, Panginoon, gumamit ng mga tao upang sila po ay matulungan sa mga sandaling ito. Salamat po muli sa inyong kabutihan sa amin pong kapatid na si Teresa Guayso. At ganoon din po, Panginoon, ay tinadalangin lang namin na ito pong darating na August 6, Panginoon, ayon po sa aming gobyerno, ay babalik kami sa ECQ. Nawa po, Panginoon, ingatan niyong muli ang inyong mga anak. Kung gano'n niyo iningatan noong isang taon, Panginoon, dalangin namin na huwag po sana kaming mahawa sa bagong sakit na ito na Delta variant, bunga po ng COVID-19, o Diyos, na nawa po, Panginoon, ay pagkalooban niyo ng mga pangangailangan nila sa mga pang-araw-araw na pagkain, gastusin, Panginoon, i-provide niyo po, Panginoon, ang aming pong pangangailangan sa loob ng 2 linggong darating, o Diyos. At dalangin namin, o Panginoon, na nawa po ay mahinto na ang ganitong klaseng mga sakit, o Diyos. Kayo po ang may control. Wala pong imposible sa inyo, o Diyos, at kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po, Panginoon, aawaan niyo po ang aming bansa, na nawa po ay hindi magpatuloy ang ganitong mga sitwasyon. Bagus ay matigil na po ito at manumbalik na ang dating kasiglahan
dito sa aming bansa, O Diyos. Kaya dalangin po namin na protection niyo po kami ng inyong banal na tugo kung sumapit ang araw na ito. Kapagkat kami po ay naniniwala na hindi niyo kami pababayaan, O Diyos. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang amin po mga kapatid na mga wala pang vaccine, Panginoon, ayon po sa aming gobyerno ay dapat silang mabaksina na upang hindi sila mahawa ng ganitong sakit, O Diyos. Kaya po, Panginoon, sa inyo po namin ipinapaubaya ang mga bagay na ito kung inyo pong kalooban na sila ay mabaksina na sa lalong madaling panahon. At sa umaga rin ito, Panginoon, ay muli pong pinagpapasalamat naman namin ang mga may kaarawan sa pangunguna po ng aming kapatid na Sister Nelly Patiik sa August 2. Sa August 3, si Sister Moira Silva. Sa August 3, Sister Apple Urmanita. Dalangin ko, O Diyos, na nawa po ay pagkalooban niyo pa ng marami pang mga taon ang kanilang mga buhay upang sila po ay mabuhay pa ng maligaya kasama ang kanilang buong pamilya at ang kanilang mga natitirang buhay, Panginoon, ay magamit sa paglilingkod sa inyong iglesia. Kaya po, Panginoon, dalangin namin na pagkalooban niyo din sila ng mga magaganda pang kalusugan upang sila ay mabuhay pa ng matagal dito sa ibabaw ng salita. Kaya po, Panginoon, salamat po ng maraming marami. Dalangin po namin kung ganin nyo kami iningatan nitong nagdaang isang linggo mula po ngayon, Panginoon. Dalangin namin na muli nyo po kami ingatan. Balutin nyo kami ng inyong banal na tugo hanggang sa susunod na linggo na kami pong muli ay magkasama-sama sa ganitong gawain. Na kayo po ang aming pasasalamatan, pupurihin sa aming po mga buhay. Kaya salamat pong muli sa oras na ito at kami po ay nagkakaroon pa ng pagkakataon upang ibalik ang inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Nawa po, Panginoon, tanggapin niyo ang aming pong pasasalamat, ang aming pong pagpupuri. Kayo ang dapat maitaas sa oras na ito sapagkat kayo po ang Diyos na amin pong sinasamba, wala ng iba. At kami po ay maglilingkod sa inyo, O Diyos, habang kami po ay nabubuhay. Kaya po, ang lahat ng ito ay aming ibinabalik na may pagpapasalamat sa tanging pangalan lamang po ni Jesus. Amen and amen. Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo makasala at makapag-harap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa hanggang ngayon at magpakailanman. Amen.